Hello guys, narito naman tayo sa panibagong tutorial natin about sa V8 sound card. So medyo natagalan tayo ng konti sa hindi nakapag-upload. So very busy. Ngayon lang naisingit, okay? So para sa recording, previously yung isang video ko, isang technique lang 'yun kung paano gagawin yung gamitin ang sound card as your audio interface. Ano, isang technique lang 'yon in case na hindi maging applicable o hindi mag-work itong ituturo ko sa inyo ngayon. So pwede ninyo gamitin. So ilalagay ko na lang sa description box yung video na 'yon kung sakali na hindi mag-work itong kung mapapansin niyo dito sa V8 sound card na 'yan. Ayan. Okay. Mapapansin niyo yung button dito, yung power button dito. Okay. Hindi ko lang alam kung maririnig dito sa video na ito kung yung pagpindot ko sa button na ito, yung maiksing pagpindot lamang sa button na ito. Okay. Ano yung nga ba yung purpose ng pag button na ito aside from the power button siya? Okay. Pwede mo siya na i-bypass or pwede mo siya na i-disable yung loop, yung USB loop niya na kung saan ay sumasama yung audio kapag nag-recording ka, okay? So, pwede mong i-bypass yun pagsama ng audio at yung tanging mo i-record lamang ay yung vocal mo. Ano? Pwedeng gamitin ito. I just don't know kung maririnig. Try natin. Okay. Hindi ko lang alam kung ano yung, kung naririnig yung parang beep sound na yun. Okay? So, ngayon po, itatry natin gamit ang Audacity. Yung technique na yun, gamit ng V8 sound card, okay? Na as audio interface for the recording of vocals. Try natin. Gaya ng nabanggit ko kanina, yung button na yun, yung power button na yun, pwede mong pindutin to bypass the audio or the music background. Ano? So, ipipindutin mo lang, depende kung ano na yung nakaset dun sa yung V8 sound card, okay? So makikita naman natin dito sa Audacity natin kung nababypass siya o hindi yung music background natin, okay? So magkakaroon siya ng wave if ever na nandun yung background, okay? Pero kung sakali na wala yung background, hindi, as in totally straight line lang siya, okay? Tingnan natin, try natin. So ang gagamitin ko music for today ay yung nire-record ko na song na i-release ko soon sa Spotify saka sa aking YouTube channel. Okay, so try natin ngayon na i-play yung music na to. Okay, pero bago yun, pakita ko lamang sa inyo na ang nakaset sa microphone ko ay yung V8. Okay, na-select na natin yung V8. And of course, yung speaker ay sa V8 din syempre. Yan. Okay, so titingnan natin ngayon kung gamit yung sinasabi ko kanina na pagpindot ng power button ng mixing segundo lamang ay mababypass na niya o madi-disable na niya yung music background natin kapag nag-record tayo ng vocals. Okay, try natin ngayon. Okay. Kung napansin niyo, walang pumasok na wave. Okay? Kung napansin niyo, walang pumasok na wave. As in, straight line lamang yung nakita ninyo dito sa... So, para sa pagre-record natin ito gamit ng Audacity, so, na-select na natin yung microphone sa V8. And then, yung speaker ay sa V8. Okay? So, dito sa track na to, nirename ko na siya. Nilagay ko na is vocals. Okay? Pwede mong i-rename yung sa... Audacity, kung ano yung track na yun. Okay, so nirename ko na siya as vocal. So dito papasok ngayon yung recording natin for vocal. So tingnan muna natin kung papasok yung music background dito sa track na ito in case. Try natin ngayon. Okay, as you notice, walang pumasok na wave. So parang hindi siya nagkaroon ng wave. Ibig sabihin, walang background na
na pumasok or walang background na music background na sumama doon sa ating track na yun. Okay, try natin na pindutin yung power button ng isang maiksi lamang. Okay, so pipindutin ko itong power button na to ng isang beses. Okay, now try naman natin ngayon na i-play ulit yung music, i-record natin, pindutin natin yung record button kung papasok yung music background dito sa track na ito. Okay, kung napansin niyo sa track na ito ngayon, nagkaroon siya ng wave. So, ibig sabihin, pumasok yung music background na nasa isang track, nasa taas na track. Okay? So, kinulayan ko yung track na yun. Sinet ko yung track ng vocals na red, kulay red. At saka yung music background natin ay nakakulay blue. Okay, tingnan natin kung ito ba ay talagang tunog na nanggaling sa music background. So, imamute ko itong track na ito na minus 1 natin at tingnan natin kung ito nga ba yung sound para malaman natin kung ito nga ba yung sound ng music background natin. So, naka-bypass na siya. So, magko-color gray yan ngayon. Tingnan natin. Okay. So, narinig natin na nagkaroon siya ng background music. Okay. Start natin ngayon dun sa unang wave na kung saan walang pumasok na sound. Okay. Kung napapansin nyo, walang tumutunog ngayon. Okay. Nagpe-play na siya. Okay. So, ngayon, try naman natin ngayon magpe-play ako ng vocals. So, kakantahin ko lang yung hindi ko masyadong kabisado pa yung lyrics pero try lang natin na pasukan lang natin for example ng kanta ng lyrics para makita natin kung magwo-work ba yung technique na sinasabi ko sa inyo. Okay, sububurin ko muna for the meantime itong na-record natin previously. Ayan, so deleted na siya. Okay, so yeah. Then in-mute natin yung i-unmute natin ngayon yung ating minus 1 track. So, ngayon, kung kanina napindot natin para pinindot natin yung V8 sound card natin ng isang beses para pumasok yung music background. So, ibabalik ko siya dati. So, another button ulit. Pipindutin ko ulit siya ng isang beses. Okay? Hopefully, narinig siya dito sa ating sa yung pagpindot kong yon. Okay? Then, try natin start. Okay? Na mag-record ngayon ng vocals. Okay. So, yan. So, start natin mag-record ng vocals. Sa pang nang umiglip ngunit tala ayaw mo lang ngayon isa sandali kung bakit ba ako lang napaibig sa'yo ito na sigurong pagkakataong sasabihin sa'yo. Okay, medyo hindi ko kabisado yung music yung lyrics kasi ongoing pa yung pag-arrange ko ng song. Pero, let's try, okay? Tingnan natin ngayon kung humiwalay nga ba yung music background. Okay? Try natin ngayon na i-unmute. Try natin naman ngayon na i-mute yung music background natin. Then, try natin kung papasok ba o sasama yung background music dito sa nirecord natin na track na ito, which is vocals. Sa pang lang umiglip ngunit tala ayaw mo lang ngayon sa sandali
Okay, so kung napansin po ninyo, walang background music na sumama. Okay, so dito pa lang, makikita natin na nag-work yung ating ginawa natin. So, dito pa lang makikita natin na nag-work yung ginawa natin na technique. Okay? So, kung sakali na para sa mga nag-umpisa pa lang na katulad ko, nag-umpisa pa lang na nagre-recording. So, magandang starting point natin ito. Okay? So, sa mga susunod na video natin, i-apply naman natin ito dun sa software na ginagamit ko ngayon, which is Mixcraft. Okay? Yun yung latest na ginagamit ko na software para sa recording. Okay? So, hanggang sa muli, maraming salamat sa muling pagtutok at sa pag-subscribe, muling pag-support sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, don't forget to like and subscribe and then pindot na rin yung notification button para sa mga susunod nating videos. God bless everyone.